Hello guys! Welcome to my channel, Aisa Kalayo! For today's vlog guys, magluluto po tayo ng bibingkang malagkit. We have 2 kilos of glutinous rice, 4 cans of coconut milk, pero hindi ko po yun inubos. Ngayon, hugasan na po natin ang ating malagkit. Sa akin po kasi, hinugasan ko po yan ng 3 beses. Pagkatapos po natin siya hugasan, pwede na po natin siyang isa lang sa kalan para maluto na. Tapos, naglagay naman po ako dyan ng gata o yung coconut milk. Bale, 1 1/2 can po ang nilagay ko dyan. Tapos, nag-add po ako ng 1 glass of water. Bali, half glass muna na water. Tinansya ko muna kung pwede na ba. At nagdagdag na lang ulit ako ng half glass of water. So, stir lang po natin siya hanggang sa maluto. Then, i-check po natin yung ating malagkit kung luto na. So, haluin ng haluin lang po natin guys yung ating gata para hindi po siya magbuo-buo. Then, hintayin po natin siyang kumulo para po mailagay na po natin yung ating asukal. So, ayan na guys. Kumukulo na siya. Pwede na po natin ilagay yung ating asukal. So, yan po is, naglagay lang po ako dyan ng 2 1/2 cup of red sugar. Tapos, haluin lang po natin siya hanggang sa kumulo ulit. So, yan na po guys. Kumukulo na po ang ating gatang may asukal. Pwede na po nating ilagay yung ating nilutong malagkit. So, yan na po. Nailagay na po natin lahat. Haluin lang po natin ng haluin. Dito sa part na to is, ito na yung pinakamahirap kasi kailangan mo siyang haluin. Walang tigil na paghahalo kasi para po hindi siya masunog sa baba. So, dahil sa malagkit po ito napakahirap po niyang haluin. So, yan. Gumagalaw-galaw pa yung ating kaldero. Hindi kagaya sa ating probinsya na meron tayong malaking kawa.
Dito sa part na to, guys, medyo nahihirapan na ako niyan kasi masyado na siyang malagkit. So, kailangan natin siyang haluin pa rin kahit na ganyan kasi para hindi po tayo masunugan sa baba. Dito naman guys, eh maglalagay po ako ng mantika para po paglagay po natin ng ating nilutong malagkit, eh hindi po siya dumikit sa ating Pyrex. Pagkatapos po natin siyang pahiran ng mantika, ilagay na po natin ang ating nilutong malagkit. So, ayan po, ilagay na po natin lahat. Kailangan po natin siyang i-flat para po paglagay ng ating sauce mamaya ipantay siya. Pagkatapos po natin siyang i-flat, i-set aside po muna natin siya at gagawa tayo ng ating toppings para sa ating bibingkang malagkit. So, naglagay na po ako dyan ng 1 and 1 half can ng ating coconut milk. Tapos, pagkatapos po nitong kumulo, ilagay po natin ng 3 cups of brown sugar. So, kailangan po lang natin siyang haluin ng haluin para hindi po magbuo-buo yung ating asukal at gata. So, yan na po guys. Medyo malapot na po siya at pwede na siyang ilagay sa ating bibingka. So, yan na po. Ilagay na po natin siya. Guys, i-bake po natin siya for about 15 to 20 minutes. So, yan na po guys. Luto na po ang ating bibingkang malagkit. So, ito po yung unang beses akong magsusubok na magluluto ng ating bibingka. So, pasensya na po kayo sa aking boses kasi may ubo at sipon po ako at may konting lagnat. So, see you next time guys. Thank you for watching. This is Isa Calayo. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and God bless. See you next time.